Ang Bulkan Mayon ay itinuturing na counterpart ng Mount Fuji sa bansang Japan. Tulad din ng Mount Fuji, talaga namang nakakabighani din ang natural na ganda ng Bulkan Mayon na umaakit ng maraming mga turista mula sa iba't ibang bayan ng Pilipinas maging mga dayuhan. Ang symmetrical perfect cone shape na may taas na humigit kumulang 8 talampakan na aktibong bulkan na ito ay ang pangunahing landmark ng Albay at isa din sa mga ipinagmamalaking tourist attraction ng ating bansa. Ang Bulkan Mayon ay parte ng Pacific Ring of Fire kaya naman mahigpit din itong binabantayan ng FIVOCs. Pero bukod sa hugis at ganda ng Bulkan Mayon, ano pa ang nalalaman mo tungkol dito? Alam mo ba na napakarami pa palang mga kamanghamanghang bagay ang dapat nating malaman tungkol sa Mayon? At swerte ka dahil ang mga yan ang tampok sa ating video ngayon. Kaya naman halika paps, samahan niyo akong libuti ng Albay upang alamin ang mga natatanging kaalaman tungkol sa Bulkan Mayon. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Alam nyo ba na isa sa pinakamalalang pagsabog ng Bulkan Mayon ay kumitil ng halos nasa 12,000 katao? Inilalarawan ito ng mga eksperto bilang pinakamalalang pagsabog ng Bulkan Mayon sa kasaysayan ng Pilipinas na nangyari noong Febrero 1814 at kumitil ng nasa 12,000 katao. Labis na naapektuhan ang mga lugar sa Albay at Camarines dahil sa pagputok nito noong panahong iyon na nai-record sa Volume 51 ng Blair and Robertson. Ayon sa tala, mainit na bato, buhangin at abo ang iniluwa ng bulkan mula sa crater nito. Dahil sa hindi handa noon ng mga tao, hindi nila nailigtas ang kanilang mga sarili, mga tagpong mapapanood mo lamang sa mga pelikula ngayon. Kahit ang mga taong nagtangkang magtago noon sa sikat na simbahan ng Kagsawa ay hindi din nakaligtas. Alam nyo ba na ang Bulkan Mayon ay ang pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas? Sa mga nakalipas na taon, naging usap-usapan ng Bulkan Mayon hindi na lamang dahil sa perfect cone shape nito, kundi dahil na din sa ito ang pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Sa katunayan, ang bulkan ito ay 50 beses nang sumabog sa loob ng 400 taon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pinakaunang insidente ng pagsabog nito ay naitala noon pang taong 1616 na nasaksihan ng Dutch explorer na si Joris van Spilbergen. Alam nyo ba na ang pinakamahabang pagsabog ng Bulkan Mayon ay tumagal ng halos isang linggo? Noong 23 ng Hunyo, 1897, nanganib ang buong Albay dahil sa pagsabog ng Bulkan Mayon na tumagal ng hanggang 7 araw. Literal na umulan noon ang apoy sa mga malalapit ditong lugar tulad ng Bakakay, Libon at San Roque. Nasa daan-daang katao din noon ang namatay dahil sa pagkakatrap nila dahil sa umaagos na lava habang ang ilan ay tinamaan ng mga bumabagsak na bato. Alam nyo ba na ayon sa mga kwento, ang Kagsawa Church sa Albay ay naging tahanan umano ng mga ahas? Matapos itong makaligtas noon sa napakamaminsalang lindol noong taong 1814 at mga kalamidad, ang Kagsawa Church ngayon ay makikita pa rin sa Albay bilang pagpapaalala kung gaano kalupit si Inang Kalikasan sa oras na ito ay magalit. Itinayo noong taong 1724 ng mga Pransiskanong pari ang simbahang ito na may istilong baro. Ang disenyo ay isa na ngayon sa pinakapopular na tourist spot sa Albay. Ang pangalan nito na nagmula sa salitang kag na ang kahulugan ay may-ari, habang ang sawa naman ay isang uri ng ahas. Ayon kasi sa ilang mga nakakatanda, ang Kagsawa Church ay naging tahanan umano ng mga ahas noong bago pa ito sirain ng lindol. Alam nyo ba na may nakatagong kwento ng masalimuot na pag-iibigan sa likod ng Bulkan Mayon? Ayon sa mga nakakatanda, si Magayon ay isang sinaunang prinsesa na sapilit ang ikinasal sa kanyang maliligaw na may masamang ugali na nagngangalang Pagtuga. Kinidnap umano ni Pagtuga ang ama ni Magayon at bilang kapalit ng pagpapalaya niya dito ay kailangan niyang pakasalan ang sakim na binata. Sa araw mismo ng kasal, ang tunay na iniibig ni Magayon
na si Panganoron ay sinubukan siyang iligtas kasama pa ang kanyang mga tauhan, subalit hindi ito nagtagumpay. Naging mapait ang pagtatapos ng kanilang kwento dahil tinamaan ng palaso si Magayon habang nasaksak naman si Panganoron na kanilang agad na ikinamatay. Ayon sa kwento, ang lugar kung saan inilibing si Magayon ay may napansin silang tumubong isang umbok ng lupa hanggang sa unti-unti itong lumaki at ngayon ay ito na nga ang Bulkan Mayon. Alam nyo ba, bukod sa kagandahang taglay sa kanyang perfect cone shape, may isa pang katangian ngayon ang Mount Mayon ng Albay na pinag-aaralan ng mga dalubhasa na posible raw maging gamot laban sa cancer. Sinabing natuklasan ng mga mananaliksik mula sa University of the Philippines Los Baños na may bakterya ang lupa sa Mount Mayon na nagpapakita ng potensyal para maging antibiotic at anti-colorectal cancer. Ang bakterya ay natukoy bilang Strentomyces SPA108 na posibleng bagong species na nakuha sa bahagi ng bulkan sa Malilipot, Albay. Mula sa 30 sinuring bacterial species, nakaagaw daw ng pansin sa mga nagsasaliksik ang Strentomyces SPA108 dahil kaya nitong labanan ng lahat ng test microorganisms kabilang ang Staphylococcus aureus o MRSA na kasama sa top 10 global threats to public health ng World Health Organization. Hindi umuno ito basta-basta tinatabla ng antibiotics kaya mahirap gamutin ang impeksyong idinudulot nito. Dahil sa kakayanan ng Strentomyces SPA108 na labanan ng MRSA, isinalang din ito sa anti-colorectal cancer test at genomic analysis. Mas mababa ang response ng crude extract ng Strentomyces SPA108 kumpara sa doxorubicin na isang chemotherapy drug. Gayunman, posible pa raw itong ma-develop para maging anti-cancer drug. Dagdag kaalaman. Alam nyo ba ang kwento sa likod ng Kagsawa Ruins? Ito ay matatagpuan sa barangay Busay, Kagsawa, Daraga sa Albay. Ang guho ay ang natirang tore at ilang bato ng simbahang Kagsawa na natabunan ng lava noong pumutok ang Bulkan Mayon noong 1 ng Pebrero 1814. Naliligid ito ngayon ng isang halaman at tindahan ng souvenir at orkidya at isang ipinahayag noong 1954 na makasaysayang parke ng National Historical Institute. Ito rin ang isa sa pinakapopular na destinasyon ng mga turista sa Albay. Ang simbahang Kagsawa ay nagsimula sa ilalim ng parokya ng Kamalig noong 1587 hanggang 1595, ang unang simbahan ay nasunog noong 25 ng Hulyo 1636 sa pagsalakay ng mga piratang Olandes. Ang guhong Kagsawa ay mula sa simbahang ipinatayo ng mga Pransiskano sa pangunguna ni Fray Francisco Blanco noong 1724 at ginamitan ng corales. Simbolo ito ngayon sa mga panganib ng pamumuhay malapit sa Bulkan Mayon na mga 11 kilometro lamang ang layo. Sa pagsabog ng Mayon noong 1814 ay tinatayang 1,200 mamamayan ang namatay at lumubog sa abo at putik ang buong Kagsawa. Daan-daan ang nagtago sa simbahan at sa kasamaang palad nasawi sa dumanak na lahat at pyroclastic. May natira pa sa patsyada ng simbahan ngunit pinabagsak ng mga lindol noong mga taong 1950 dahil sa trahedya noong 1814, ipinasyang isama ang Kagsawa sa munisipalidad ng Daraga. Sa harap ng guho ay itinayo noong 1992 ang Kagsawa National Museum at itinuturing na ikatlong pinakamalaki sa mga sangay ng pambansang museo. Naglalaman ito ng mga retrato ng pagsabog ng Mayon at makabuluhang mga artifact na heolohiko at arkeolohiko mula sa rehiyon. Muling nanganib ang guhong Kagsawa noong 2006 dahil sa Super Typhoon Reming, ngunit nakaligtas ito sa kabila ng malaking pagbaha ng putik at bato sa paligid at pumuksa ng 1,200 katao. Alam nyo ba kung ano ang isdang sinarapan? Ang sinarapan o Mystictis luzonensis ay isang uri ng biya na kilala sa buong mundo bilang pinakamaliit na komersyal na isda. Nabibilang ito sa pamilya Gobidae. Sa Pilipinas lamang ito natatagpuan at katutubo sa rehiyon ng Bicol. Kadalasang matatagpuan ang sinarapan sa probinsya ng Camarines Sur, lalong-lalo na sa mga lawa ng buhi, bato, katugday at manapaw. Nanganganinag ang katawan nito. Hubad ang ulo nito pero nababalutan naman ng mga kaliskis ang katawan nito. May 23 hanggang 24 na kaliskis na nasa hanay pahaba samantalang 6 naman ang nasa pahalang. May makikitang 4 na tinik sa likod. May karaniwang habang 12.5 cm ang isang sinarapan at ang pinakamalaking naitala ay 2.5 cm.
Nahuhuli ang isdang ito sa pamamagitan ng sakag at sarap, malinamnam at masarap na pagkain ng sinarapan, kaya ito tinawag na sinarapan at itinuturing na pinakaimportanteng pinagkukunan ng kabuhayan ng mga naninirahan sa lawa. Naitala rin ang isdang ito sa Guinness Book of World Records bilang pinakamaliit na isdang kinakain ng tao. Nanganganib na mawala ang sinarapan dahil sa labis na pangingisda at ang pagpapasok ng mga isdang nagmumula sa ibang lugar. Ayon sa pag-aaral, maaaring ang pagpasok ng isdang tilapia sa lawang buhi ang naging dahilan ng pagkaubos ng sinarapan dito. May nais ba kayong itapik na kwentong kasaysayan sa ating channel, mga paps? Mag-iwan ang inyong komento sa comment section sa ibaba ng video ito ng mga nais niyong ipasaliksik at ipakwento dito sa ating channel. Salamat po! Isa na namang kwento ng pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais niyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!